Hello po everyone! Happy Valentine's Day! Welcome to my channel! So, ngayon po, gagawa na naman po ako ng another recipe na which is kinilaw na bangus. So, watch lang po kayo dyan. Ipapakita ko po sa inyo yung ingredients ngayon. So, wait lang po. Thank you! Okay po, ang unang ano natin, main ingredients is itong bangus. So, tingnan nyo po. Actually, na-slice na siya and nahugasan na po siya ng gusto para bago po natin gawin yung recipe, linis na po siya. So, ito po yun. So, later on, ipapakita ko po sa inyo paano po mag-slice ng bangus. Yan po. Fresh na fresh. And then, ito naman po yung ating siling, mahaba na green, at saka yung siling labuyo. Yan. And, itong luya. Yeah, may luya rin po tayo. So, medyo dadamihan po natin ng luya para at least mas masarap po siya. And, of course, ito po yung ating onion, yung minced onion. So, tinatad ng ano onion siya. So, meron din po tayong calamansi. So, yan po yung calamansi. Bali, 9 pieces na calamansi po yung ginawa ko. Then, meron din po tayong asin para sa pagtipla po natin ng ating bangus na kinilaw. Ito po, suka. Then, ito po yung vinegar na panghugas ko sa bangus bago po natin gawin yung ano niya, yung kinilaw. So, yan po yung suka. Okay. So, napakadali lang po. Yan lang po yung ating ingredients. And then, mag-i-start na po ako mag-slice. Pero before that, maghugas muna po ako ng kamay para at least malinis po. Wala po tayong germs na mailalagay sa ating gagawin. So, wait lang po ah. Okay. Ito po yung kalahati ng bangus. So, ito po yung, yan, binoneless na po siya. Pinatanggal ko po yung kanyang kaliskis para hindi po siya maisama sa ating kinilaw. So, yan po. I-slicing ko po siya ng pahaba. Yan po ah. So, ganyan po. Ang paghiwa po nito, ano, slanting. Yan. Pero depende naman po sa inyo kung paano nyo po hiwain yung kinilaw, yung bangus nyo. Para sa kinilaw. So, ayan, in-slice ko po siya ng sa dalawa. Yan po. Yan. So, slicing ko po siya ng paslant. Ayan. Kailangan po yung bangus na pipiliin nyo yung medyo maliit pa po kasi pag sobrang laki na ng bangus, medyo makunat po yun kainin. So, ayan. Para at least, yan. Mas masarap kung kainin nyo medyo maliit na bangus kumpara sa malalaki. Slanting lang po siya. Sobrang easy po ang paggawa ng kinilaw na bangus. Pwede rin po kayo magkilaw ng mga tanige, adilis, ganyan. So, ito po yung ating ano pag-slice ng bangus. So ganyan lang po siya dapat kalaki at nipis para hindi naman po sobrang laki yung kakainin natin pag ano sa kinilaw. Yan. So yan po yung ating finish na pag-slice. So i-set aside ko lang po siya. Then mag-slice naman po ako ng luya. So, ito po yung luya. Ayan. I-cut nyo lang po siya into strips. Masarap po pag maraming luya. Mas kumakagat po yung lasa. Aside po sa sili, nagpadagdag ang hangpa po ito. So, cut nyo lang po siya ng pa-strips. Bago niyo po ilagay ito sa bangus, huhugasan niyo muna po ito ng suka.
para hindi po siya malangsa. So, after po nito, talagyan ko muna po ng vinegar. Medyo dahan-dahan lang po tayo sa pag-slice ha. Kasi baka hindi yung ating luya ang mag-slice, kundi ang ating mga daliri. Huwag naman, di ba? So, ito po. Ito naman po yung sili. Slanting din po ang pag-slice. Mas maraming silig po, mas masarap. And then, ito lang po yung ating labuyo. Yan, yung labuyo natin. Dalawa lang po nilagay ko kasi baka naman masobra ng anghang, hindi na po makain ng iba. Pero ako po talagang hilig ko po kumain ng silig. Yan. Diba? Alam ko po sa mga may hilig kumain ng silig. Yan, ito po yung masarap, ano to. Masarap sa kinilaw. Yan. Yung sibuyas natin, nakat na po natin siya. So, yung kalamansi po, later on, i-squeeze ko po siya sa bangus after po ng paghugas ko ng sukap sa bangus. So, yung ngayon po, itong bangus po, lalagyan ko po ng suka. So, ito po yung suka. Yan. Then, ano nyo lang po siya, hahaluin. Malinis naman po yung aking kamay, so okay lang siyang haluin. Huwag nyo po ito masyadong pipigain kasi ang tsura niya para magiging, maghihiwalay-hiwalay yung bangus. So, kaya ko lang po siya inugasan sa suka is para hindi po siya malangsa pag kinain. Okay. So, halo-halo lang po hanggang sa medyo maluto-luto ng konti. Masarap po itong gawin, lalo na pag yung pagkain niyo yung mga yem po, inihaw, ganyan. Or mga isda, sarap po nito. Lalo na po sa tanghalian, sarap. Before, hindi po ako makain ito, pero yung daddy ko po kasi mahilig magpagawa ng kinilaw sa mami namin, so yun po, natutunan ko na rin po talagang kumain ng kinilaw. Masarap pala siya before. Medyo, sabi ko, ayoko kasi hilaw. Pero nung naluluto naman po pala siya sa suka, so okay lang. Okay, so yan po. Medyo, babad ko lang muna po siya ng for about mga 5 minutes. Okay? So, wait lang po natin yung kanyang pagbabad ng 5 minutes. Okay, ngayon, pipigyan ko lang po ng konting-konti lang po itong bangus. So, tapos na po yung kanyang 5 minutes na binabad. So, ganyan lang po. Ganyan lang. So, actually, wala masyado na ano kasi wala naman po ako, hindi naman po marami-marami yung suka na nilagay ko. Tinransfer ko lang po sa isang lalagyan para at least medyo maiga po yung, ayan po yung kanyang suka. Maiga yung konting suka. Kasi, maglalagay po tayo ulit ng suka after this. Para doon mismo sa kanyang kinilaw. Ayan po, nakita nyo po, ayan yung kanyang, tumuturo yung kanyang suka. Try niyo po ito sa bahay niyo, magugustuhan po ito ng family niyo. Huwag lang po sa mga bata ha, kasi baka hindi sila matunawan. Alam niyo naman, ang hirap. Kasi, pang mga ano lang to. Pang mga adult. Adult daw oh. Joke. So, yan. Ito pong karami na ginawa ko na bangus ngayon. 1 kilo po ito. So, paggagawa po kayo ng bangus, kung konti lang po kayo sa bahay at hindi po masyado mahilig kumain ng ganito, huwag po sobrang dami po yung bibilhin nyo. Yan. So, naiga po yung kanyang suka sa pag-transfer ko. Okay. So, now, gagawa na po tayo ng
para sa kinilaw niya. Mas ano niya. Okay, mag-start na po ako maglagay ng suka. So, nakita niyo po, yan. Yan po yung nilagyan ko ng suka kanina na piniga ko. So, yan na po yung bangus. So, nabawasan na po yung kanyang lasa. Unang-una po, maglalagay po tayo ng vinegar. Huwag din po sobrang suka kasi mas masarap po pag kalamansi ang ilalagay niya. Yan. Mga tatlong four, apat. Okay. Yan. So, medyo mix-mix nyo lang po. Then, lagyan po natin ng asin. So, yung asin, dahan-dahan po. Remember, laging gradual ang lagay para hindi po siya maging maalat. Pwede naman po tayo magdagdag para at least hindi lang po mabigla natin yung paglagay ng asin. Dahan-dahan. Remember po, laging dahan-dahan lang po ang pagtimpla. Para pwede po natin ma-remedyo ang pag-nasop. Hindi po, pagkulang po siya. So yan, dagdag ng konti. Yan. Tapos, sibuyas. Yan po, sibuyas. Mas masarap po pag maraming sibuyas. Lasang-lasa niyo po talaga siya. Yung kalamansi po, yun po yung hinuhuli ko. Tapos ito, after po nito, huwag nyo kagad kakainin. Lagay nyo po sandali sa ref para at least malamig-lamig siya. So, ngayon po, ito naman pong luya, sile, tsaka siling labuyo. Yan. Lagay na po natin lahat. Mix nyo lang po ng maigi para maghalo po yung kanyang ingredients. Tapos po sa kalamansi, huwag nyo po ilalagay yung buto kasi papait. So parang i-ano nyo lang po siya, strainer nyo lang siya. So yan. Napakadali lang po itong gawin. Okay. Okay po. Ito na po, gawa na po yung ating kinilaw na bangus. So, ito na po siya. Tignan nyo po kung gano'n po siya kasarap. Yan. So, ang sarap po nito. Try nyo po sa inyong house para malaman nyo po kung gano'n kasarap po ang kinilaw na bangus. So, guys, thank you so much po sa pagpanood ng aking vlog ulit ngayon. So, till next time, para po sa aking susunod na video, manood lang po kayo palagi. So, para at least makita nyo po kano yung mga other recipe na gagawin ko po. So, salamat po sa inyong pagnood. And, okay. So, yan po. Kita nyo po. Ang sarap-sarap po niya, no? Yan. Okay. Okay, ma. Okay po. Thank you so much po sa pagnood. Thank you so much, guys. God bless. Thank you. Bye-bye.